by rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Let's welcome our Class Valedictorian 2020, Miss Amara Digamo. Ang masayang pag-aanunsyo ni Miss Gab sa mga mag-aaral. Ito ang resulta ng kanilang mga pinaghirapan. Nagsipalakpakan ang lahat ng kaklase ni Amara at tumingin sa kanya. Ikaw na talaga, Bes. Ang wika ni Ashley. Masayang-masaya si Amara sa naririnig at kahit papaano ay nagbunga ang kanyang pagsusumika upang suklian ang paghihirap ng ina makatapos lamang siya sa pag-aaral. Masaya si Amara na umuwi ng bahay upang ibalita sa kanyang inang si Beth na siya ang naging valedictorian. Kahit papaano ay unti-unti niyang naaabot ang kanilang mga pangarap na makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Teka, Ashley, bakit kailangan nakapiring? Ang tanong ni Amara sa kaibigan. Huwag kang excited dyan, surprise ang haing. Habang inaalalayan ang kaibigan, patungo sa lumang silid ng paaralan. Tinanggal nito ang piring sa mata ng kaibigan at napamangha na lamang si Amara sa sorpresa ng kanyang mga kaibigan. Wow naman, nag-abala pa kayo. 1, 2, 3, isang tarpaulin na nakalagay na "Congratulations, Miss Amara Digamo, our class valedictorian." At hindi lang yan, Bes, ha? Ito pa yung isa. Niluwa ng lumang pinto si Zach at may dala itong bulaklak at regalo. Hi, Miss Ganda. Congrats nga pala, ha? Habang binigay ang bulaklak at regalo kay Amara. Kinikilig naman at namumula pa ang pisgi ng dalaga nang tanggapin ang regalo na mula kay Zach. Salamat, Zach, ha? Nauutal niyang wika. Ay, buksan mo na, Bes. Ang nakangiting wika ni Ayen. Wow! Spooky Horror Nights and Love Stories. Ito yung librong gusto kong bilhin, kaso lang kulang yung pera ko eh. Yun nga eh, binili ko na nga yan para sa'yo. Ang wika ni Zach habang nagkakamot pa ng ulo. Salamat sa inyong lahat, ha? Ang maluwaluwang wika ni Amara habang niyayakap ang mga kaibigan. Wala yun, bakla. Ikaw pa. Ang wika ni Ashley at nagkatawa na ng mga magkakaibigan. Samantala, habang naglalakad sa hallway si Amara, ay siya namang bati ni Rani. Hi, babes. Congrats nga pala. Habang ngumunguya pa ng chewing gum at pasulpot-sulpot sa harapan ni Amara. Nauna na kasing pumunta patungo stage si Amara habang ang mga kaibigan ay nagpaiwan muna sa kantina. Ano ba, Rani? Kulit mo na. Ang wika ni Amara. Aba, babe. Pakipot ka pa ah. Pag ako naging jowa mo, hindi ka na magsisisi. Ang sad pa ni Rani. Ano ka ba, Rani? Ang daming babae dyan. Ang dami ko pang pangarap, no? Hindi ang jowa-jowang sinasabi mo. Sabay takbo ni Amara palayo sa kinaroroonan ni Rani. Samantala, hindi naman magkamayaw sa pagtawa ang grupo ni Rani habang papalapit ito sa kanila. Unang beses yata nating nabastid tol ah. Ang kantsaw ni Jeric sa kaibigan.
Wow, tol. Ang chusy niyang babae mo, ha? Ang segunda panili. May araw din niyang babaeng yan. Ang wika na rin. O sige mga besh, babay na, ha? Nagpapaalaman na ang magkakaibigan. Hinatid ni Sak si Amara sa kanila. Ngunit may maliit pang eskinita na dapat niyang tahakin. Kaya hanggang doon na lamang ang kotse na pagmamayari ni Sak. Nang makaalis na si Sak, ay siya naman pagdating ng isang itim na van. Bigla itong bumukas at lumabas ang mga nakamaskarang tao. Agad nitong dinakma si Amara at may pinaamoy dito, kaya hinimatay ang talaga. Huli ka, babe! Ang wika ni Rani habang akay-akay si Amara sa loob ng van at nilalamutak ng halik ang walang malay na dalaga. Ang tamis naman ang labi nito! Ang tawa pa ni Rani habang ang ibang magkakaibigan ay humihitit ng droga. Sili naman ay patuloy lang sa pagmamaneho ng van. Lulong lahat sila sa droga, kaya wala sila sa tamang pag-iisip. Otol, malapit na tayo sa Billy Escudero. Walang masyadong pamamahay doon. At saka bakanting lote yun. Walang sino man dumadaan o kaya gumagawi doon. Ang wika ni Lee. Habang si Rani ay patuloy sa pambababoy sa katawan nang walang kamalay-malay na dalaga. Wala man lang nakakita sa kanila habang inaabangan nila si Amara sa iskinita. Munting ilaw lang ang nagsisilbing liwanag, kaya walang nakapansin sa kanilang ginawa. Agad na binuhat ni Rani si Amara at nilapag sa lumang kama at saka itinali. At nagumpisa na silang hubaran ng dalaga. Ah, aray! Nararamdaman niyang hinuhubad ni Rani ang kanyang damit. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sigaw ni Amara. Babe, huwag ka nang maingay. Mag-i-enjoy lang tayo dito, ha? Di ba mga tol? At dito ay sabay na naghalakhakan ang grupo. Walang hiya kayo. Pakawalan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Naaaninag ni Amara ang mukha ng taong nagtatanggal ng damit niya. Rani? Hayop ka? Tulong! Tulungan niyo po ako! Ang sigaw pa ng dalaga. Babe, kahit mamaos ka sa kasisigaw, walang makakarinig sa'yo dito. Mag-enjoy na lang tayo. At nagsimula ng andaganan ni Rani si Amara. Ang sigaw ni Amara. Wow! Birhin nga to mga tol! Ang tawa pa ni Rani. Tama na Rani, ang sakit! Tama na! Tama na! Ang sigaw ni Amara. Ngunit isang malakas na sampal sa muka ang tinamo ni Amara mula kay Rani. Habang si Jeric ay naghuhubad na rin ng pantalon at nang makaraos si Rani ay tumayo na ito mula sa pagkakadagan kay Amara at si Jeric naman ang sumunod. Hinang-hina na si Amara sa ginagawang pambababoy sa kanya ng mga kalalakihan. Tama na! Sigaw at iyak na nagmamakaawang si Amara. Ngunit sampal at suntok ni Jeric ang natatamon niya. Naiingayin sa kanya si Rani, kaya binusal nito ang hawak nitong brief ni Jeric sa kanyang bibig. At nang makatapos si Jeric, ay agad naman itong sinundan ni Lee. Halos wala nang luhang mailuha si Amara sa ginagawang pambababoy sa kanyang grupo. Nay, tulungan niyo po ako. Ang sambit ni Amara sa kanyang agad naman nakita ni Rani ang isang maliit na kutsilyo. Agad niya itong itunutok sa mukha ni Amara. At dito
ay nanlaki ang mata ng dalaga at napangiwi sa nararamdamang hapdi. Hiniwa-hiwa ni Rani ang kanyang muka habang napapangiwi na lang si Amara nang dahil sa sobrang sakit. Pero wala siyang magawa dahil sa pagkakagapos at busal sa kanyang bibig. Patuloy pa rin ang pangahalay sa kanya hanggang sa pinagpasapasahan na siya ni Narani, Jeric, Lee, Jeda at Chris. Nararamdaman niya na lamang ang paghapdi ng kanyang pagkababae at napapangiwi sa sakit ng mga sugat. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa akin. Ang sambit ni Amara sa kanyang isipan. Hay na hay ang grupo ng dahil sa inihitit na droga. Kaya para itong mga kabayo na hindi napapagod kung halain si Amara. Otol, pakakawalan ba natin yan? Ang tanong ni Lee. Ano siya, siniswerte? Ang sambit naman ni Rani. Eh, paano ba yan? Mag-uumaga na. Ang wika naman ni Jeric. Simple lang yan, mga tol. Agad nitong kinuha ang kutsilyo. At walang awang pinagsasaksak ni Rani, si Amara. Parang baboy na tinaddad ng saksak ni Rani ang katawan ni Amara. Nagkikisay na lamang ang kawawang si Amara at hindi pa sila nasihan. Kumuha ng isang malaking bato itong si Jeric at ibinagsak sa mukha ni Amara. Hindi na makikilala yan. Parang demonyong sabay-sabay pang tumawa ang grupong ito. Sinilid nila sa sako ang kawawang katawan ni Amara at saka itinapon sa kanal na puno ng basura. Agad nang humarurot ang panpaalis habang iniwan naman ang kawawang bangkay ni Amara. Sa kabilang dako ay pinag-aahanap na ng mga pulis si Amara at panay na rin ang iyak ng ina nitong si Aling Beth. Tinawagan na nito ang lahat ng kaibigan ng anak, ngunit wala doon si Amara. Maging ang mga kaibigan ay nag-aalala na rin at tumulong na rin sa paghahanap sa kanya. Maya-maya ay may tumawag na pulis dahil sa may natagpo ang bangkay sa kanal at nakasilid ito sa sako. Agad naman pinuntahan ni Aling Beth at mga pulis kung saan ang address ng sinasabing tumawag. At dito ay bumulaga sa kanila ang bangkay ni Amara kasama ang kanyang mga gamit. Nakita sa lugar ng pinangyarihan ang bag ni Amara at nandoon din ang binigay na libro ng kanyang mga kaibigan. Naiyak na lamang ang kaibigan nila. Naiyak na lamang ang magkakaibigan sa kanilang mga nasaksihan. Galit na galit si Aling Beth at ito ay nagwika sa kanila. Magpapayad lahat ang gumawa sa iyo nito, anak. Amara! Binurol si Amara sa kanilang bahay at doon ay nagluksa ang magkakaibigan at ang ina ni Amara. Umiiyak na kinuha ni Aling Beth ang itim na libreta at nagusal ito. Pinangako kong tatalikuran kong itim na mahika upang mabigyan ng mapayapang buhay ang aking anak. Subalit mapangahas ang mga taong kumitil sa buhay mo, anak! Amara! Pigit mata itong nagbigkas ng mga orasyon at maya-maya lang ay biglang lumakas ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Naglipara ng mga baso at biglang bumagsak sa sahig at nabasag. Kinuha ni Aling Beth ang mga gamit ni Amara at doon at kinuskos ng bulak at saka inilagay sa garapon na may uod, ipis at kung ano-ano pang insekto. Aray! Ang sigaw ni Jeric. May isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan
at naaagnas ang kalahati ng mukha nito. "Huwag, lumayo ka sa akin!" Ang malakas na sigaw ni Jeric, kaya nabulabog ang mga tao sa kanilang bahay at nagulat ang kanyang ina sa kanyang nakita. Awa at diri na lang ang naramdaman ng kanyang ina, ngunit patuloy pa rin ang paglabas ng mga uod at bulati kasama ng insekto sa kanyang katawan. Agad naman nila itong dinala sa ospital, ngunit wala itong naging epekto sa nangyayari kay Jen, hanggang sa bumigay na rin ang katawan ng binata at nadatnan na lamang ng ina na wala na itong buhay. Nang mabalitaan ng mga kaibigan ang nangyari kay Jeric, ay natakot sila. Gabi-gabi kasi silang nakakakita ng isang anino ng babae. Agad naman pumunta ng America City nang dahil sa takot. Ang akala niya ay matatakasan niya ang ginawa niyang krimen, pero isa itong malaking pagkakamali. Habang natutulog siya, ay may kung anong mabigat na nakadagan sa kanya. Nararamdaman niyang may tumutulong ligido sa kanyang pisngi. "Ano ba yan? Ang bigat!" Ang wika ni Lee. Nang magising siya, ay nagulat na lamang siya nang may isang babae ang nakadagan sa kanya. Napasigaw si Lee nang makita ang babae at tumarap sa kanya. Nakita niyang naaagnas ang mukha nito at doon ay naglalabasan ng mga uod sa kanyang mukha. Biglang tinulak ni Lee ang nakadagan sa kanya at dito ay nahulog siya mula sa sahig ng kanyang kama. "Diba nagagandaan ka sa akin dati? Bakit ngayon ay natatakot ka na?" Patuloy na nilalapit ng babae ang kanyang naaagnas na mukha sa harapan ng mukha nito. "Huwag! Panaginip lang ito! Umalis ka! Umalis ka!" ang sigaw ni Lee. Tumakbo si Lee upang takasan ng babae at hindi niya namalayan na wala na pala siyang matatakbuhan. Nandoon na siya sa bintana ng sixth floor. Ngunit patuloy pa rin ang babae sa paglapit sa kanya, hanggang sa natisod siya at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkahulog mula sa kanyang kinatatayuan. Wasak na ang ulo ni Lee nang madatnan ito ng mga otoridad sa kanyang tinitira na kondominium. Mula sa sixth floor hanggang first floor ang kanyang kinabagsakan. Samantala, naakumpay naman sa ospital si Rani nang dahil sa natamong pilay. Gawa ito ng takot ng gabi-gabing pagpapakita ng babae na sumusunod sa kanya. "Good evening po, sir." Ang bati ng nurse sa private room. "Ito na po ang gamot niyo." Habang nakatingin sa nurse, ay napansin niyang parang may lumalabas na insekto mula sa mas ng babae. Miss, may dumi kaya yata sa mukha mo?" Ang wika ni Rani. Biglang kinuha ng nurse ang suot niyang mas at tumambad kay Rani ang naaagnas nitong mukha. Huwag! Ang sigaw ni Rani. "Oh, bakit babe? Akala ko ba nagagandahan kayo sa akin?" Ang wika ng babaeng naaagnas ang mukha habang patuloy na papalapit ito kay Rani. Bigla siyang hinalikan ng babaeng naaagnas at dito ay masuka-suka si Rani nang dahil sa nakikita. Kinuha ng babae ang syringe at ginuhit-guhit ito sa mukha ni Rani. Hindi makaalis sa kama si Rani nang dahil sa pilay na natamo. Kinuha ng babae ang gunting
at tinanggalan ito ng saplot at saka hinawakan ang pagkalalaki nito. Huwag! Ang mahinang pagpapumiglas, tira. Hindi ka na nila maririnig, babe, kahit mamaus ka pa. Habang hawak-hawak ng babae ang pagkalalaki ni Rani. Huwag kang matakot. Parang kagat lang to ng langgam. Agad nitong pinutol ang pagkalalaki nito. Ang sigaw ni Rani, ngunit wala ng boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Agad naman binusal ng babae ang pagkalalaki ni Rani sa kanyang bibig. Kinaumagahan ay nadat na ng nurse na kinakain na ng insekto ang katawan ni Rani. Samantala sa kabilang dako, Aray! 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 Namimilipit sa sakit sina Chris at Jeda, sabayan pa ng paglabas ng mga ipis sa butas ng kanilang ilong at tenga. Agad naman nagpatawag ng albularyo ang ina ni Jeda at agad naman nahanap ang albularyong si Nante. Agad na nagtungo si Mang Nante at agad na ginamot ang dalawang binata. Nang makita nito ang sitwasyon ng dalawa, ay napailing na lang ang albularyo. Kung hindi maaagapan ay mamamatay ang mga batang ito. Sa tingin ko'y binarang sila at sobrang tindi ng galit ng mang babarang sa mga batang ito. Ang patuloy pa ni Mang Nanteng albularyo. Kumuha na ito ng mga dahon at dinikdik at saka ipinainom ang katas sa dalawang binata. At dito nga ay dahan-dahang tumigil ang paglabas ng mga insekto sa kanilang bibig. Agad naman nag-orasyon tong si Mang Nante at kinuha ang latigo. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Habang hinahampas ang katawan ni Chris. Huwag mo akong kalabanin. Kilala kita. Boses ng babae sa katawan ni Chris. Ang tinutulungan mo ay yung mga masasamang tao. Ang wika pa ng babae sa loob ng katawan ni Chris. Tama na. Nasasaktan na ako. Ang pakiusap pa nito. Agad namang kumuha ng pangtawas si Mang Nante. At ito nga ay tinawas niya ang dalawang binata. Dahan-dahan nang nabuo ang imahe sa ginawang pagtatawas ni Mang Nante. At nagulat na lamang siya nang mapagwari kung sino ang babaeng lumabas sa kanyang tawas. Beth! Ang wika pa ni Mang Nante. Agad naman siyang kumuha ng balahibo ng manok at nilagay sa pagitan ng daliri ng paa ni Chris. At patuloy na kinausap ang mambabarang na babae sa pamamagitan ng katawan ni Chris. Kinabukasan ay agad na pumunta si Mang Nante at ang mga magulang ni Chris at Jeda sa bahay ni Naaling Beth. Magkababata pala sila ni Mang Nante. Nagulat na lamang si Mang Nante nang may nadatnan silang kabaong sa harapan ng bahay. Ngayon mo sabihin na masamang tao ako, Nante. Habang yakap-yakap ni Aling Beth ang kabaong ng kanyang anak. Pinagkait nila ang pangarap naming mag-ina, ang pangarap ng aking anak, na makaakyat sa entablado upang kunin ang kanyang medalya at pinaghirapan. Ang pangarap na binuo, sinira lang nilang lintik na wala mga pusa o mga taong yan. Kahit patayin ko man silang lahat, hinding-hindi na nila may babalik ang buhay ng aking anak. Amara! Anak! Ang sigaw ni Aling Beth at maya-maya pa ay nahimatay na ito nang dahil sa sama ng loob at sa pag-iyak. Nang dahil sa gumaling nga sina Jeda at Chris ay kusa na rin silang sumuko sa mga alagad ng batas sapagkat natatakot na rin silang maulit muli
ang ginawang pambabarang sa kanila at gawa rin na sila ay nakonsensya na. Bago ang graduation, ay napagpasyahan na ng nanay niya na ilibing na rin si Amara. Kinabukasan nga, sa araw ng graduation, ay sobrang lungkot ang kanilang nadarama. A class valedictorian, Miss Amara Tigabo! Mangiyak-iyak na anunsyo ni Miss Gab. Napapahagulgul na lamang ang kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na si Sak na daladala ang larawan ni Amara na umaakyat sa entablado upang kunin at isabit ang medalya sa larawan ito. Umakyat na din si Aling Beth at mga kaibigan ni Amara. Ibinigay ni Miss Gab ang diploma kay Aling Beth at mahigpit na yakap ang tugon ng guro sa ina ni Amara. Kinuha ni Ashley ang mikropono, gayon din si Sak, at kinuha ang gitara at tinugtog ang paborito nilang awit, ang I Can. Bigla na lamang nakaramdam ang malamig na hangin na dumampi sa kanila mga balat ang magkakaibigan habang umaawit ng kanta. Sana, Bes, kung nasaan ka man ngayon, sana maging masaya ka na dahil nakamit mo ng hustisya na kailangan mo. Mahal na mahal ka namin, Bes. Ang hagulgol ni Ashley. Lahat ng mga graduates ay napaiyak na rin sa mga eksenang iyon. Ganun din ang mga magulang na naroroon. Lingid sa kanilang kaalaman na ang kaluluwa ni Amara ay kasama nila habang sila ay umaawit. Masaya na si Amara sa nakamit na hustisya at nakikita niyang pagmamahal mula sa mga kaibigan at lalong-lalo na sa ina. Maya-maya ay bigla na lang nagliwanag ang entablado kung saan ay naaninag nila si Amara na nakatayo. Napahagulgul na lamang ang kanyang ina. Hindi naglaon ay unti-unting nawala ang liwanag at unti-unti ding nawala ang imahe ni Amara habang nakangiti sa kanilang lahat. Wakas. Napapakapit si Apple kay Samantha habang naglalakad sila
papasok sa loob ng tinatawag na haunted house ng mga taga roon. Luma na ang bahay at gawa sa kahoy. Malaki at maluwag ito na may 5 kwarto sa itaas. Habang sa ibaba ay 3, bukod doon ay napakalawak din ng bakura nito. Ang estilo nyo yun ay kilaban noong pang panahon ng Kastila. Pag-aari ng mga Agire ang bahay na ito at sila ang pinakamayaman noon sa bayan ng Tarlac. Tinitingala ang mga ito dahil sa lawak ng lupain at halos lahat ng taga roon ay namamasukan sa prominenteng pamilya. Nang mag-migrate ang mga ito sa Amerika, ay naiwan na ang bahay sa pangangalaga ng katiwala nila na tiyahin naman ni Samantha. Matagal nang gustong ipagbili ng mga Agire ang bahay at loteng ito, ngunit wala pang may gustong bumili. Paano naman ay pugad na yata ng mga ligaw na kaluluwa ang bahay na ito? Nakakatakot naman dito. Todo kapit si Apple kay Samantha na napapailing na lang dahil sa kaduwagan ng kaibigan. Oh, gusto niya mag-usalin tayo para sa content ng YouTube channel natin. Tapos gusto mo na siya hindi nakakatakot. Ang pambabara naman ni Sam sa kaibigan. Dapat kasi hindi ka na sumama. Nakangising sambit ni Ben sa kaibigan. Alam kasi niya ang taglay nitong kaduwagan. Mag-aaway na naman kayo. Mamaya mapipikon na naman ang isa dyan. Ang nakatawang pag-awat ni Chris sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ni Apple. Ay nako, simulan na natin ito. Ang sambit ni Jose na siyang pinaka-excited sa lahat. Gusto kasi nito ang mga ganong paranormal na gawain. Matagal na nitong gustong malaman ang kwento sa likod ng mga babaeng nagpapakita sa likod ng puno ng akasya. Ang malaking puno ay naroon sa harap ng bahay palapit sa gate. Madalas ay natatakot ang mga dumadaan dito, lalo na kapag gabi, dahil nagpapakita roon ang babae na kaputi habang nanglilisik ang mga mata nito na nakatitig sa mga dumaraan tao. Minsan ay parang may hinahanap ito sa paligid ng puno at ayon sa ibang nakakakita ay kumakanta ito na tila ba naghihili ng sanggol. Ano, tutunga nga na lang ba kayo dyan? Tanong ni Jose na kanina pa pala na iset up ang Ouija board. Nakaupo ito sa sahig habang hinihintay ang mga kasama. Ay, kailangan naman natin gawin talaga ito. Pwede naman natin pikihin na lang yung sabi-sabi at pulto na yun, ha? Ang reklamo ni Apple. Sinamaan siya ang tingin ng mga kasama niya, kaya nanahimik na lamang siya. Nagsimula nang magdasal si Jose habang hawak kamay silang nakapikit at nakaupong pabilog. Ilang dasal lang sinambit nito bago nila ipinatong ang daliri sa pitan ng nakataob na baso. Espiritu, kasama ka ba namin? At nagkatinginan silang lahat. Tumapat ito sa kanan na may nakasulat na yes. Anong pangalan mo? Muling gumalaw ang baso at tumapat ito sa letrang I. I? I? Ang sabay-sabay nilang sambit. Muli ay tumapat ito sa S. Kaya pabulong silang nagsalita ng is? Is? Naging mabilis ang galaw ng baso at tumapat sa letrang A, B, E at L. Isabel? Isabel? Ang bulalas nila. Si Apple ay nanginginig na sa takot at mabilis nang bumitaw sa baso. Ayoko na. Iyak nito bago tumayo at patakbong pumunta sa pinto. Humangin ng malakas at bigla itong sumura. Lahat ng bintana ay sumara din at ang kandilang nagsisilbing liwanag ay bigla nang namatay.
Nanginig naman si Samantha, kaya dinalohan siya ng mga lalaki. Uy, Sam! Ano nangyayari sa'yo? Biglang dumilat si Samantha at mabilis na hinawakan sa braso si Ben habang ang mata ay nanlilisik. Nasaan ang anak ko? Ang sigaw nito sa malalim na boses. Ilang saglit pa ay lumambot na ang ekspresyon sa mukha nito at nagsimula na umiyak at magmakaawa. Tulungan niyo ako hanapin ang anak ko. Ang sambit nito sa pagitan ng pagkagulgol. Pare, sinapian na yata. Kunan niyo bilis. Utos ni Chris, nagmadali namang kinuha ni Jose ang dala nitong kamera. Ilang saglit pa ay biglang na nang lumungay-ngay ang ulo ni Sam. Nawala nito ng malay habang si Apple ay nagsimula ng umiyak. Pilit na ginigising naman ito si Sam, ngunit nananatili itong walang malay. May reaksyon ang mukha nito at paminsang kumukulot ang noo. Tila ba nananaginip, kaya naman hinayaan nila ito at binantayan. Sa isip nila ay baka may nais na ipakita si Isabel at si Sam ang napili nitong pagpakitaan. Taong 1960s. Isang dalaga ang humahagulgol habang pilit na pinipigilan ang naguhormentadong ama. May hawak na itak ang matandang lalaki habang nagkangalit ang mga bagang na naglalakad patungo sa malaking bahay na pag-aari ng pamilyang Aguirre. Isang tinitingalang angkan sa bayan ng Tarlac dahil sila ang pinakamayaman doon. Kilalang pilantropo ang angkan ng mga Aguirre dahil sila ang namumuno sa bayan ng Tarlac. Mayor ang haligi ng tahanan at busy mayor naman ang asawa nito. Tumapat sa gate ang lalaki at malakas na kinilambag. Agad naman nagsilabasan ang ilang taong naroon at doon ay nagbulungan ang mga ito. Mayor, ilabas mo yung anak mo. Hindi ako natatakot sa inyo. Ang sigaw ng matandang lalaki habang ang dalaga ay umiiyak at pilit na inihila ang ama. Itay, nakakaya na po. Sambit nito habang inahawat ang sariling ama. Palagutan mo ang anak ko, Erardo. Kung hindi, baka mapatay kita. Itaga mo sa bato, kahit na makulong ako, ay papatayin kita. Lalong umugong ang bulungan ng mga kapitbahay. Ilang saglit pa ay nagkukumahog na lumapit ang mga katulong at pinagbuksan sila. Magiliw naman silang sinalubong ng mayor at mayora. Nangako ang mga ito na pananagutan ni Gerardo ang dignidad ni Isabel at labis iyong ikinatuwa ng dalaga. Nang araw na yun ay kinasalan dalawa at mismo si Mayor Mauricio Aguirre na ama ni Gerardo ang nagkasal sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng babae ay peki ang ginawang kasal. Malapit na kasi ang eleksyon at makakaapekto sa kanilang kampanya kung manggugulo ang pamilya ni Isabel. Hindi nila gusto ang babae para sa kanilang anak dahil hindi ito kabilang sa alta sosyedad. Subalit walang magawa ang mga ito kung hindi ang tanggapin ng babae upang maiwas sila sa iskandalo. Hindi ko matatanggap ang hampas lupang babae niyan, pati na ang batang dinadala niyan. Maring sambit ni Maria Aguirre. Gawa mo ng paraan niyan, Gerardo. Akong bahala, mama. Tila maamong topa naman ng lalaki dahil kapag sinuway niya ang ina ay itatakwil siya nito at tatanggalan ng mana. Si Isabel ay labis na natuwa
dahil magiliw sa kanya ang mga inaakalang biyanan. Kahit ang asawa niya ay napakabuti sa kanya, kaya naman wala na siyang mahihiling pa. Ang mga pagkain na kinakain niya ay personal na inaabot ng asawa. Madalas pa ay inahatiran siya ni Maria nang inumin niya sa silid niya. At sa paglipas ng araw, ay lumalaki na ang kanyang tiyan. Sa kabilang dako ay hindi natutuwa ang mag-anak na Aguirre. Marami na silang pampalaglag na inihalo sa inumin ni Isabel, ngunit sadyang makapit ang bata. Ang nais nila ay makunan si Isabel upang ilispatya ang sanggol sa sinapupunan nito. Pagkatapos ng eleksyon, ay balak nilang isunod na at ilispatya si Isabel. Subalit 7 buwan na ay hindi pa rin nakunan ng babae. Naging desperada na ang ginang, kaya umiisip ito ng paraan upang mamatay si Isabel sa paraang hindi sila mapapasama. Lumapit sila sa isang kilalang mangkukulam at handang magbayad ng malaki para mawala na sa landas nila ang pobreng si Isabel. Ang tanging paraan upang hindi sila maging kahinahinala ay ang mamatay ang babae sa sakit. Unti-unting namayat at nagkasakit si Isabel. Hanggang sa dumating ang araw na natuklasan na ni Isabel ang dahilan ng kanyang panghihina at pagkakasakit. Pilit niyang nilabanan ang lahat, alang-alang lang sa kanyang anak. May mga alam din siya sa panggagamot at mga pangontra, dahil albularyo ang kanyang ama. Nais niyang umuwi, ngunit hindi siya makalabas, dahil tuluyan na siyang ikinulong ng mga Aguirre. Ang kaunting nalalaman niya sa panggagamot ay hindi sapat upang mailigtas niya ang sarili. Proteksyon lamang ang nagawa niya para mailigtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kapit ka lang anak ha. Ilang panahon na lang, lalabas ka na. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Darating din yung panahon na matatanggap ka rin ng tatay mo. Pati na rin ang lolo at lola mo kapag nakita ka na nila. Kapit ka lang dyan, anak. Ito mga katagang lumalabas sa bibig ni Isabel habang inihimas niya ang kanyang tiyan. At wari ba'y parang musika na nagpapakalma sa kanyang anak na kasalukuyan din dumadanas ng pagmamalupit ng pamilya Aguirre. Ikinulong pa rin siya ng mga ito habang patuloy na humihina ang katawan niya. Namamayat at halos butot balat na lamang. Pilit siyang nakikiusap lalo na kay Gerardo na iligtas ang kanyang anak, subalit bing ito sa kanyang mga pagsusumamo. Sa 8 buwan ay pinibayaan siya ng mga ito na manganak mag-isa. Muli ay nakiusap siya, ngunit bingi at suktulan ng kasamaan ng mga ito. Maraming dugo ang nawala sa kanya, ngunit tila ba walang mga puso ang mga ito. Nailabas niya ang bata at ang palahaw nito ang naging lakas niya upang lumaban pa. Nais niya iligtas ang kanyang anak, kaya't muli ay nagmakaawa siya kay Maria Aguirre na ibigay na lamang sa mga magulang niya ang sanggol at hayaan na lamang itong mabuhay, ngunit ayaw talaga ng ginang. Ayon dito ay ayaw niyang magkaroon ng apong bastardo at galing sa mahirap na angkan. Maging si Gerardo na tanging pag-asa niya ay hindi na nagpakita ng gabing iyon. Nawalan siya ng malay dahil sa hirap na dinanas niya habang nanganganak mag-isa. Agad sinamantala iyon ang ginang at tinangayan sanggol na kasalukuyang pumapalaho pa sa pag-iyak.
Balak niya sana itong patayin habang hawak ang kutsilyo. Ngunit nang itatarak na sana niya, ay muli niyang nakita ang mukha ng sanggol na siyang nagpalambot sa kanyang puso. Mga ilang sandali niya itong pinagmasdan, subalit na naig pa rin ang pagkamuhi niya rito at sa ina nito na para sa kanya ay isang oportunista. Pikit mata niyang inilagay sa kahon ang sanggol at sinarhan iyon. Mabuti na lamang at pinagpakasyon niya lahat ang kanilang mga kasambahay. Walang makakaalam sa mga nangyayari sa bahay na iyon. Humukay siya sa tabi ng puno ng akasya habang malakas ang buhos ng ulan. Nakatulong iyon upang madali siyang makapaghukay. Ibinaon niya ang sanggol doon ng buhay, sumasama sa pagkulog ang bawat palahaw nito. Sa kabilang dako ay muling nagkamalay si Isabel. Gumapang ito sa abot ng makakaya upang hanapin ang kanyang sanggol. Pagapang siyang umabot sa may hagdan at doon siya nadatnan ni Mauricio, ang alkalde mayor. Sinipa siya nito kaya pagulong-gulong siyang nahulog sa hagdanan. Nabasag ang noo ni Isabel. Subalit kahit nahihilo ay pinilit nitong gumapang palabas ng bahay. Labis ang galit na nadama ni Mauricio. Mabilis itong bumaba ng hagdanan at dinampot ang malaking banga at inihampas sa babae. Mamatay ka na! Sigaw pa nito. At iyon ang napasukang eksena ni Maria. Pilit nilang hinila ang katawan ni Isabel sa likod ng kanilang bahay. Doon ay nagkukayang mag-asawa at magkatulang na ilibing ang bangkay ni Isabel. Pinalabas ng mag-asawa na ipinagamot nila ang babae sa Amerika at kasama si Gerardo. Walang nagtanong at wala rin naghanap dahil para sa mga magulang ni Isabel ay maswerte na ang anak nila at nakarating sa Amerika. Simula noon ay may napansin na ang mga kasambahay. May pumapalaho ng iyak at may babae nang nagpapakita sa malaking bahay na iyon. Minsan ay tumatangis at kuminsan ay nananakit. Hindi rin nakaligtas sa mag-asawa ang mga ganoong pangyayari. Palagi silang dinadalaw ng naghihiganting kaluluwa ni Isabel. Kaya naisipan nila na manirahan na lamang sa Amerika. Hanggang sa taong kasalukuyan ay nananatiling sikreto ang malagim na kamatayan ni Isabel at ang kanyang anak. Taong kasalukuyan. Biglang napabalikwas ng bangon si Samantha. Hinihingal ito at tila ba pagod na pagod. Inabutan siya ng tubig ni Apple na ngayon ay wala na ang takot. Inabot ng umaga bago nagkamalay si Samantha na labis na ipinag-alala ng mga kaibigan. Matapos uminom ay isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip. Ang masaklap na trahedya sa loob ng bahay na iyon. Mabilis naman nilang inireport ang kanilang nadiskubre sa mga pulis. Ipinahukay nila ang lugar kung saan sinasabing inilibing si Isabel. Natagpuan doon ang kalansay nito habang sa tabi ng akasya ay natagpuan din ang kalansay ng isang sanggol. Pinabindisyon na nila ang mga ito at inilibing na magkasama. Nagkaroon din ng investigasyon sa mga pangyayari at ipinahanap ang pamilya Aguirre sa Amerika. Natagpuan ang mag-asawa sa isang mental asylum dahil nawala na ang mga ito sa kanilang katinuan. May mga narinig daw silang pag-iyak ng sanggol na marahil ay umuusig sa kanilang konsensya. Samantalang si Gerardo ay malaon ng patay.
Hindi rin pinatahimik ni Isabel ang lalaki hanggang sa ito ay tuluyan ng kitilin ang sariling buhay. Mula noon ay wala nang tumatangis at nagpapakitang babae sa haunted house na iyon. Ngunit paminsan-minsan ay naririnig pa rin ang pag-awit ng isang ina at ang halakak ng sanggol. Patunay na masaya na ang mag-ina dahil nahanap na nila ang kapayapaan sa isa't isa. Tama na po. Tama na po. Ah, alimpasing. Iyak na sambit ng dalawang batang sina Mikay at Kyle. Sabay pulot ng kanilang mga gamit. Lumayas na kayo. Ilang beses na bang palugit na binibigay ko sa inyo? Hindi man lang kayo nagbabayad ng renta. Aba, Homer. Ilang buwan na ba kayong tumira dito? Pero isang buwan pa lang ang nabayaran mo. Hala, Chupi, umalis na kayo rito. At may mga uupa ng bago. Habang pinupulot ang mga gamit, ay napapaluha na lang si Homer. Sabayan pa ng pag-iyak ng kanyang mga anak. Isa si Homer sa mga empleyadong nalayop sa pinagtatrabuhan niya. Masipag naman siya. Kahit anong trabaho ay kinakaya. Ngunit kailangan magtanggal ng tao dahil sa kawalan ng budget ng pinagtatrabuhan niya noon. Kaya naisipan na lamang niya ang magtinda ng mangga. Ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin. Isa siyang single dad. Simula nang iwan siya ng asawa at sumama sa iba, ay mas pinili na lamang niya ang magpakatatag para sa mga anak. Kaya't sa awa sa mga anak, ay niyakap na lamang niya ang mga ito. Habang tinitipot ang mga gamit, ay inilagay niya ang mga ito sa kariton. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Hindi ko kayo pababayaan. Ang wika ng Homer sa dalawang anak. Saan ba tayo pupunta ngayon, Tay? Ang tanong ni Kyle sa ama habang umihikbi pa rin. Hindi ko alam, anak. Siguro, uuwi na lang tayo sa probinsya. Ang sagot ng ama. Gamit ang kariton, ayun na ang ginawa nilang tulugan kasama ang dalawang anak. At siya namang tulak-tulak ni Homer dahil sa wala na silang matirhan. At kung saan sila mapagod, ay doon na lamang sila nagpapalipas ng oras upang magpahinga. Lahat ng madaanan nilang mga plastik o di kaya naman ay pwedeng ibenta, ay pinupulot nila upang ibenta sa junk shop at ibili ng pagkain. Naisipan na lamang ni Homer na umuwi na lamang sa probinsya. Kahit papaano, ay hindi mahirap kumanap ng pagkain doon. Magsipag ka lang ay mabubuhay ka na. Simula ng mag-asawa ay matagal nang hindi nakaka-uwi si Homer sa probinsya. At doon na siya namuhay sa lungsod kasama ng asawa at mga anak. Ngunit sa bandang huli ay iniwan din naman sila. Naiiyak na lamang si Homer sa mga ganitong isipin. Ngunit ayaw niya iyong makita ng kanyang anak. Kaya't pinipilit niya na magpakatatag na lang. Pagod man ay nagpatuloy sa pagtutulak ng kariton at malayo-layo na rin ang kanilang nalalakbay. Hindi na sila sumakay ng bus dahil hindi naman sapat ang pera nila na pamasahe. At kung meron man, ay sasakyan naman ang problema dahil sa punuan ng mga ito. Habang nagtutulak ng kariton, ay may nakapansing truck driver sa mag-aama. Agad naman silang pinasakay sa truck dahil kahit hanggang bayan lang ay malaking pasalamat na ng mag-ama. O tol,
Hanggang dito lang kami ha. Mag-iingat kayo sa paglalakbay. Habang kumakaway pa sa mag-ama si Manong Driver. Nakutay, ang bait ng Manong ano? Nakangiti pang sambit ng batang si Mikay. Malapit-lapit na din ang patungong probinsya. Medyo matumal ang sasakyan doon at punuan din. Kaya tulak-tulak pa rin ni Nomer ang kariton habang nakasakay ang dalawang anak. Dumidilim na rin at nagbabadya na ang gabi. Habang naglalakbay ay may nakasalubong silang isang matandang kubang lalaki. Kulubot na ang mukha nito marahil nang dahil sa katandaan. Nakangiti ito sa kanila at dito ay natakot ang dalawang bata. Mag-iingat kayo mga anak, ang sambit ng kubang lalaki. Tumango na lamang si Nomer sa kanya habang ang dalawang bata ay nagtago naman sa loob ng kariton. Dahil sa gabi na ay nagpahinga muna ang mag-aama at kumain. Madilim ang paligid at tanging maliit na liwanag lang ang nagsilbing ilaw na nanggagaling sa maliit na flashlight. Masukal ang paligid, pinaliligiran ng managtataas ang mga puno at mayayabong na damo sa paligid. Nagpahinga sila sa isang malaking bato sa gilid ng highway. Pagpabukas na natin ang paglalakbay mga anak. Tutal, malapit-lapit na rin naman tayo, ang wika ni Nomer. Habang nagpapahinga ay may isang malaking ibon na palipad-lipad sa kanilang paligid. Hindi mawari kung saan ito patungo, kaya nang dahil sa takot ay umiyak ang dalawang bata. Tay, natatakot po ako, ang sambit ni Mikay at Kyle. Shhh, huwag kayo maingay. Pinatay ni Nomer ang flashlight at nagkubli yakap ang dalawang anak sa malaking bato na pinaliligiran ng mayayabong na damuhan. Pumapagaspas ng napakalakas ang wari isang malaking ibon. Nang dahil sa liwanag ng buwan ay nakikita nilang hugis tao ito. Natakot ang mga bata kaya agad na tinakpan ng ama ang bibig ng kanyang mga anak gamit ang palad nito. Hanggang sa nawala na ang ingay at mukhang papalayo na ang malaking ibon. Kinahumagahan nga ay patuloy pa rin ang pagtutulak ng Nomer ng kariton dahil sa takot na rin sa sasapitin nilang mag-ama. Nakasalubong ulit nila ang matandang kubang lalaki. Kaya binilisan na lamang ni Nomer ang pagtutulak ng kariton at hindi na pinansin ang matanda. Nang makarating na doon sa probinsya ay dumiretso na agad sa kubo kung saan tambayan niya ito nung binata pa siya. Medyo may kalayuan ang bayan na ito sa ibang kabayan. Inayos niya yun at kahit papaano ay maganda naman ang kinalabasan. Namuhay siya kasama ng mga anak. Marami mga puno ng nyog at saging sa paligid. Kaya ito na lang ang kanyang pinagkakitaan at ibinebenta sa mga palengke. Isang araw, habang papunta sa palengke, ay may nadatnang siyang nag-uumpukang tao. Diyan muna kayo mga anak ha. Nakiusyo sa si Nomer at nakita nga niyang umiiyak ang isang babae habang ang lalaki ay nakahandog sa salupa at duguan ng katawan. Maraming mga tao ang nakikiusyoso rin. Nakita nila na wala ng puso ang lalaki na kahandusay sa lupa. Sino naman kaya ang may gawa niyan? Tanong na isang lalaki na nakikiusyoso rin. Agad na tumakbo si Nomer sa kinaroroonan ng anak at agad na silang umuwi.
Samantala, may isang magandang dilag na ang pangalan ay Debbie. Lahat ng mga lalaki ay nabiyag ng kanyang kagandahan. Ngunit wala isa man ang naging kasintahan nito. Hanggang isang araw ay nabangga niya si Nomer habang tumatakbo ito dahil sa pagmamadali. Pasensya ka na ha, di ko sinasadya. Habang pinupulot ang mga kahoy na bumagsak sa lupa. Ah, wala yun, okay lang, ako na dyan. Habang pinupulot ang mga kahoy na dala at napakamot na lang sa ulo itong si Nomer. At dito na nagkakilala ang dalawa at mula noon ay madalas na silang mag-usap. Ngunit hindi niya na alam ay may mga matang laging nakamasid sa kanila. Inanyayahan ni Nomer si Debbie na pumanik sa kanilang bahay. Pinakilala niya ang dalawang anak at naging masaya naman si Debbie nang makitang makukulit ang dalawang bata. Minsan habang nangunguha ng nyuk ay napansin ni Nomer ang matandang kubang lalaki na papalapit sa kanyang mga anak. Kaya agad-agad itong bumaba at pumunta sa kinaroroonan ng mga bata. At nung naroon na siya sa kinaroroonan ng mga anak ay biglang nagsalita ang matanda. Mga anak, hindi lahat ng makikita niyong maganda sa paningin niyo ay totoo. Hindi lahat ng magaganda ang pakikitungo ay mabuti ang pakay. Mag-iingat kayo. Matapos magwika nito ay agad din naman itong umalis. Naguguluhan man ay inakay na lamang ni Nomer ang dalawang anak pauwi ng bahay. At nang malapit na sila sa kanilang bahay ay dito na nila inabutan si Debbie at nakangiti itong nagwika sa kanila. Oh, andyan na pala kayo. May dala akong pagkain, ang wika pa nito. Naku, nakakahiya naman sa'yo, ang wika ni Nomer. Simula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa. Sino na naman na may gawa nito? Iyak ng babae dahil isang lalaki na naman ang nakahandusay sa lupa ang nakitang walang buhay. Naliligo ito sa sariling dugo at wala ng puso. Palagi na lamang puro lalaki ang nagiging biktima. Pero si Berto nangangahoy lang kahapon. Tapos hindi na nakauwi. Ngayon, ganyan na lang madatnan. Sad pa ni Mang Leon. Kaya sumigaw si Mang Leon. Mga kababaryo, lahat po tayo ay mag-ingat, lalo na ang mga kabataan. Ingatan po natin ang ating sarili. Ang wika nito sa mga kababaryo habang may pag-aalala. Natakot si Nomer sa sinapit ng mga kabaryo, kaya doble ingat siya para din sa kaligtasan ng mga anak. Sunod-sunod na rin kasi ang napapabalita ang namamatay sa baryo. Hanggang isang araw ay bigla na lang hinuli ng mga tao sa baryo ang matandang kubang lalaki. Ito ang pinaghihinlaan nila na siyang gumagalang aswang at pumapatay sa mga tao doon. Ikaw ang pumapatay! Salot! Salot ka! Oo, salot yan! Ang sigawan ng mga tao. Hindi man lamang nila naririnig ang pagmamakaawa ng matandang kuba. Pinapaalalahanan ko kayo, hindi ako ang pumapatay, ang wika pa ng matanda. Pero bingi na ang mga tao sa pagmamakaawa ng matanda at patuloy pa rin itong pinapalo ng batuta hanggang sa manghina na ito. Ang mga eksenang ito ay hindi na kinaya ni Nomer. Agad na siyang lumapit at inawat ang mga kababaryo. Tama na po, ang awat ni Nomer sa mga tao. Umalis ka dyan, bata! Hindi mo ba alam na siya ang pumapatay ng mga tao dito sa baryo?
ang sita ni Pepe. Tinulak niya si Nomer at patuloy na pinagpapalo ang kubang matanda hanggang sa lalong manghina ito. Wala namang magawa si Nomer sa galit ng mga kababaryo. Labis na awa na lang ang nadama niya para sa matanda. Kinagabihan, pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, habang nasa bahay si Mikay, ay naalala nito na nakalimutan niya ang laruan, kaya agad itong lumabas ng bahay. Habang hinahanap ang laruan, ay may napansin siya na parang isang taong nakaupo sa may gawing damuhan. Agad niya itong nilapitan at pinagmasdan. Nakita niya ito na pinagsusunggaban ang mga manok sa kanyang harapan. Halos na istatwa ang bata sa kanyang nasasaksihan. Nang walang ano-ano, ay bigla ito lumingon sa kanya na nanlilisip pa ang mata habang umunguya. At dito ay napasigaw siya ng malakas. Tatay! Ang sigaw ni Mikay. Hinablot siya ng isang pangit na babae at naabot nito ang buhok ng bata. Agad namang narinig Nomer ang sigaw ng anak, kaya agad siyang lumabas. At dito ay nakita niya ang nilalang na humablot sa anak. Kaya agad siyang kumuha ng isang matulis na kawayan at dali-dali yung itinusok sa nilalang. Napasigaw ang pangit na nilalang na ito nang tamaan ng matulis na kawayan sa may balikat. Animo ay para itong kinakatay na baboy. Agad itong lumundag sa taas ng puno at naghahanda para muling sugurin si Nomer. Kaya bigla na lang silang kumaripas ng takbo kasama ang anak sa loob ng bahay. At nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay naramdaman na lamang nila na may lumundag sa kanilang bubungan. Tay, ano po yun? Tanong ng dalawang bata habang umiiyak. Hindi ko rin alam, anak. Pero naglalangis ang katawan nito. Nang walang ano-ano, ay bigla itong bumulusok pababa mula sa bubungan. At bigla nitong hinablot si Kyle. Nang akma na sanang lulundag ito pataas, dala sana si Kyle. Bilis na kumilos itong si Nomer at muli itong tinusok ng matulis na kawayan. Bitawan mo ang anak ko, ayup ka! At mabilis na silang nagpambuno hanggang sa mabitawan ito, hanggang sa mabitawan ito si Kyle. Agad naman sumigaw si Nomer sa mga anak habang nakikipagbuno sa nilalang na iyon. Magtago kayo, mga anak! Ang sigaw ni Nomer. Dahil sumalakas ang aswang na iyon, ay napailalim si Nomer at agad siyang sinakal nito. At parang takam na sa pagkakatingin sa kanyang puso. Dahil sa nakikita niyang nasa ilalim ang ama, ay natakot si Kyle para sa ama. Agad itong kumuho ng asin at ipinaligo sa pangit na nilalang na iyon, hanggang sa magkikisay at naglulupasa ito sa lupa. Makulit kang bata ka! Ang sigaw ng aswang kay Kyle. At nang makatsyempo ay tumayo si Nomer at tumakbo palayo kasama ang dalawang anak. Patuloy pa rin silang sinusundan ng aswang na iyon. Hanggang sa sobrang pagmamadali, ay natisod itong si Mikay at napilayan. Umiyak ito at napapagod na rin sa katatakbo. Hanggang sa namalaya nila, napapalapit na ang babaeng aswang. Ako na lang ang patayin mo! Huwag na ang mga anak ko! Ang sigaw ni Nomer sa aswang na iyon. Pangisingisi pa ang aswang na babae habang papalapit kay Nomer. Aba, matapang ka, Nomer! Ang wika nito. Ha? Huh? Kilala mo ko? Ang tanong ni Nomer sa babae. Oo naman, pero ikaw, hindi mo ako kilala. Sabagay, pare-parehas kayong mga lalaki, mga manluloko. Sabay lundag sa kinatatayuan ni Nomer at muli nitong sinakal
ang kawawang ama. Panay naman ang iyak ng mga bata nang makita nilang ang ama na sakal-sakal ng aswang. Ikaw na muna ang uunahin ko bago yung mga anak mo. Ang masayang saad ng aswang na babae habang sinasakal si Nomer. Akma na sanang dudukutin ito ang puso ni Nomer nang bigla itong mapasigaw nang dahil sa sakit. Nagulat na lamang si Nomer nang makita ang matandang kuba na kasalukuyang binubuhusan ng langis ang aswang na iyon. Ah, ikaw? Ang bulalas ni Nomer sa matanda. Humingi kayo ng tulong. Iligtas mo ang mga bata. At muli nga sinabuyan ng matanda nang langis ang aswang na iyon. Isa itong bentitadong langis na may dasal at galing pa sa simbahan. Ikaw ang pumatay sa pamilya ko. Ngayon, magpapayad ka. Ang galit na wika ng matanda sa aswang. Agad naman nakahingi ng tulong si Nomer sa mga tao at nagsitakbuhan ng mga tao patungo sa kinaroroonan ng dalawang naglalaban. Nangihina na ang aswang ng abutan nila, kaya agad na tinapunan ito ni Mang Leon ng kulambo. Pilit nagpupumiglas ang aswang, ngunit dahil sa nangihina na ito ay hindi na nito nagawang makatakas pa. Hanggang sa mag-uumaga na ay dito na nila nakita ang unti-unting pagbabago ng babaeng aswang. At dito ay lahat sila ay nagulat nang mapagtanto nila kung sino ang babaeng aswang. Debbie, ikaw? Ang gulat na saad ni Nomer nang makita ang asawa na siya palang pumapatay at nag-ahasik ng lagim sa kanilang baryo. Lahat ng tao doon ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Dahil ang kinahuhumalingan pala nilang babae ay siya mismong pumapatay sa kanilang baryo. Ginagamit nito ang ganda upang linlangin ang mga taga roon at maitago ang tunay niyang katauhan. Nakatakas pala ang matandang kubang lalaki sa pagkakagapos at palihim nitong sinundan si Debbie na siya niyang pinaghihinalaan na siyang may gawa ng mga pagpatay sa baryo. Naipaghiganti na rin ang matandang kuba ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Matagal niya nang pinaghihinalaan si Debbie na siyang pumatay sa kanyang pamilya. Ngunit wala naman siyang magawa dahil wala siyang matibay na ebidensya na si Debbie nga ang aswang na pumapatay. Nalung mo naman si Nomer sa nakita. Pero laking pasasalamat na lang niya sa Diyos at walang nangyaring masama sa kanilang mag-ama. Hindi na rin nag-asawa si Nomer mula noon. Siya na ang naging ama't ina para sa kanyang mga anak. Humingi naman ng tawad ang lahat ng tao na nanakit sa matanda. Nagbigay na ito ng babala noon, ngunit imbis na pakinggan, ay sinaktan pa nila at napagkamalan na ito ang pumapatay. Mula noon ay naging payapa na ang kanilang baryo. Trouble of the state.